At pagkatapos ng 2 minuto, ito na po. Hello mga be, good morning sa inyong lahat. At tanghali na, so gagawa ako ng ulam for lunch. Kaya ang lulutuin ko ay butter garlic shrimp. Oh, yun. Tapos meron tayo ditong ano, butter. Uunahin natin to. So, meron ako ditong butter mga be. Uunahin natin to paglagay dito sa ating kawali. Ayan. Ayan. Gumamit ako dito ng 60 gram ng butter. Ayan. So, aantayin natin to hanggang sa matunaw itong ating butter. Ayan, pwede na po natin igisa yung ating bawang. Ayan, gumamit ng bawang, dinikdik ang bawang. Isang buo po yung ginamit ko dyan mga be. Igisahin lang natin. Yan, makaraan ng ilang minuto mga be. Mabango na ng bawang natin. So, pwede na natin ilagay yung ating shrimp. Ating hipon. Ayan. Ayan, so nalagay na natin lahat mga be. Haluin lang natin itong bahagya. Madali lang yung ulam na gagawin natin ngayon mga be. At hindi lang sobrang dali niyang lutuin. Masarap pa, diba? Sinong may mga gusto ng butter shrimp, ay garlic butter shrimp na recipe. Ayan. Pwede kayo magluto na ito dito sa bahay nyo. Ayan. So, kapag nahalo na po natin ito ng bahagya, tatakpan lang po natin ito para lutuin yung ating hipon. Ayan. Tatakpan lang po natin ito mga be hanggang sa kumulo bago natin timplahan ha. Ayan, makaraan ng ilang minuto, kumukulo na siya mga be. 1 minuto lang pala yun. So, kailangan natin ibaliktad mga be. Ayan. Ibaliktad natin yung ating hipon para even yung pagkakaluto niya. Diba? Ayan, maganda. Favorite ng mga bata eh. Kaya kadalasan naluluto talaga ako nito. Tapos ngayon ko lang na-shoot. Ngayon ako nagkataon na mag-shoot. Ayan, tatakpan lang to natin ulit mga be. At pakukuluin pa natin ng 1 pang minuto. At pagkatapos ng 1 minuto mga be, ayan, kumukulo na. So, dito natin lalagyan ng black ground pepper. Ayan. Tapos, maglalagay tayo dito ng rock salt. Ayan.
Tapos haluin lang natin ng bahagya. Habang niluluto ko to, ayan, gumamit lang ako ng mahinang apoy dito mga be. Hindi kailangan na malakas yung apoy yung gagamitin natin. Lohit lang. Kasi maluluto rin naman to eh. Ayan. So, kapag nalagay na po natin ang mga spices, takpan po natin ulit. At pakukuluan po natin ulit ng 2 minuto. Ayan. Ayan. Makaraan ng 2 minuto, eto na po yung ating shrimp. So, ngayon mga be, kumukulo na siya ng masyado. Maglalagay tayo ng Sprite soda. Ayan. Pero hindi ko to uubusin ha. Kalahati lang yung lalagay natin dito mga be. So, lagyan natin ng kalahati lang. Ayan. Pag marami yung niluluto ko mga be, uubusin ko tong isang bottle. Pero konti lang naman to, kaya kalahati lang yung gamitin natin. Ayan, at kapag nalagay na po natin yung soda, so haluin lang po natin to ng bahagya. Ayan. Siyempre, tikman nyo rin po kung swak na po sa panlasa nyo yung sabaw niya. Depende po yan sa panlasa nyo mga be. Pwede nyo pong dagdagan, timplahan ulit ng asin, o kahit anong ilalagay nyo po, pwede po yan. Basta tama po sa panlasa nyo mga be. So, tatakpan lang po natin ulit ito at pakukuluan natin ng another 2 minutes. Ayan, maghantay lang po tayo ng 2 minuto at lalagay po natin dito yung ating 1 tablespoon ng cornstarch na tinunaw natin sa tubig. Ayan. At pagkatapos ng 2 minuto, ito na po yung ating butter shrimp. Ayan. So, lalagay na po natin dito yung ating tinunaw na cornstarch. 1 tablespoon lang po yung ginamit kong tubig sa pagtunaw. Ayan. Haluin lang po natin ulit ito ng bahagya. Haluin na natin para hindi mamuo yung cornstarch sa isang ano. So, kapag nahalo na po natin ng mabuti ito mga be, tatakpan lang po natin ulit at pakukuluan ng 3 minuto. At pwedeng-pwede na po natin itong isip. Ayan. Pero ulitin ko po, tikman nyo po kung swak na po sa panglasa nyo at kung kulang pa po sa alat o kung ano po yung gusto nyo pang lasa nito ating niluto, pwede nyo pong dagdagan. Tiplahan nyo po ulit. So, tatakpan lang po natin ulit ito.
lutuin po natin to ng 3 minuto mga be. Antayin lang natin kumulo ulit. So, makaraan po ng 3 minuto mga be. Ayan. Kumukulo na po. At haluin lang po natin ang bahagya. Ayan. Ayan. At ang sarap na ng lasa niya. Ang baho na. Ayan. At ang sarap na po ng baho niya. Ang bango. Pwedeng-pwede na po natin itong iserve mga be. Ito na po yung ating napakasimpleng recipe ngayong araw. Ayan. So, serve na po natin. At eto na po yung ating butter garlic shrimp. Ayan.